Sa buhay ng tao ay sadya yata ang nakapaloob ang napakaraming problema. Mga masasalimuot na problema na kung hindi mo kayang labanan sa iyong sarili ay hindi magiging maganda at matutuhan. Sa ating serye na ito ay bibigyan natin ng pagkakataon ng maisiwalat ang isang problema ng isa nating huling kaibigan na papangalanan natin Dante. Si Dante ay nangarap na magkaroon ng isang pamilya na maayos na pamilya at masayang pamilya. Nagkaroon siya ng asawa at ito ay mahal na mahal niya. At dyan niya umpisahan ang pinapangarap niyang buhay sa paglagay ng sa tahimik. Mahal na mahal niya ang asawa nito at kahit yung asawa niya ay mahal din siya. At maligaya sila nagsasama. Nagkaroon sila ng sufli sa kanilang pagmamahalan. Subalit sila ay may sariling trabaho na kanya-kanyang trabaho, magkaiba. Magkalayo sila. Itong babae ay malapit lang sa kanilang bahay ang trabaho at nag-opisina. At ito namang si Dante ay medyo malayo sa ibang probinsya nagtatrabaho. At kung uuwian nito ay 6 na buwan. So, bihira sila magkita ng kanyang asawa. Ang nangyari na bagay na ito, may isang pag-uwi siya. Pag-uwi niya doon sa kanilang bahay ay napansin niya itong kanyang asawa, yung babae, na masyadong makustura sa sarili. Kung mag-make up daw ay ganun na lang. At parang nawala na yung dating pagmamahal na pinapakita sa kanya. So, nagduda itong si Dante na baka sa akala niya daw ay may lalaki na itong kanyang asawa. At hindi kaya ganun na yung pinapakita sa kanya na parang nagbago, hindi na kagaya ng dati. So, sinabihan niya itong asawa niya na may lalaki ka siguro kaya ka ganyan. Na dati naman hindi ka ganyan. Nagalit itong babae at wala raw masama sa kanyang pagpupustura kasi nag-uumisina nga siya. So, ganun ang nangyari. Umalis ulit itong lalaki si Dante at nagtrabaho sa malayo ulit at 6 na buwan na naman itong uuwi. Eh, dati nag-chat-chat-chatan sila doon sa cellphone. Video chat. Ngayon, hindi na raw. At kumisan, tatawagan niya yung asawa niya. Hindi raw sumasagot. So, lalong nagalit itong si Dante. Ang ginawa nitong Dante, kung magagawa mong manlalaki, magagawa ko rin mang babae. Ang ginawa niya, nandigaw ng babae doon sa kanyang trabaho. At nagkaroon siya ng relasyon dito. Itong asawa niya na nandun sa kanilang, malapit sa kanilang bahay, o nandun sa kanila, ay nagduda. Maaring may nakapagsabi siguro sa kanya na gano'n ginagawa nitong si Dante. Pinuntahan at nahuli na may kasamang babae nga itong kanyang asawa at si Dante. Nag-away sila at sinabi niya sa kanyang asawa, ganyan palang ginagawa mo, pinagbibintangan mo ako samantalang ikaw naman pala ang gumagawa ng hindi maganda. Lalayas na ako, kunin ko ang anak mo at hiwalayin na tayo, maghihiwalay na tayo. Ganon ginawa ng babae, lumayas na at ayaw na raw bumalik doon sa lalaki. Yung babae naman ni Dante, dahil sa ganun nangyari, natakot. At ayaw, hindi na niya binalikan itong si Dante. Hindi na nagpakita.
nalungkot kay itong si Dante. At ngayon, nag-iisa na siya. Nawala ni asawa, nawala na rin yung, siyempre, yung anak. At saka yung babae niya, nawala na rin. Umuwi saka sa kanilang bahay. At nawala na siya ng galang magtrabaho. At nagmukmuk na lang doon sa kanila. At laging umiinom ng anak. At ang sabi ng mga kapitbahay sa akin na nung magtanong-tanong ako tungkol sa kanya ay hindi na raw siya lumalabas ng bahay. Pero minsan nakita ko na doon sa aking cellphone nag-chat siya, tulungan ko raw siya. Ewan ko kung anong may tutulong ko sa kanya, siya naman pala itong nagkaroon ng kamalian. Kaya humingi siya ng payo ngayon, anong gagawin niya? Sa bagay, gusto pa rin naman pala niya mabuhay. Akala ko, tuloy-tuloy na niya pagbabayaan yung sarili niya. Kung humingi siya ng payo, gusto pa rin niya mabuhay. Kaya ang sabi ko sa kanya, tigilan mo yung pag-iinom. Kasi hindi maganda yan, makakasira sa ikaw may kasalanan. Lakasan mo na lang yung loob mo. Kung ayaw na talaga ng asawa mo, marami pa namang babae ka at tumalap ka na iman, baguhin mo na yung ganong mga pag-ugali mong siloso. Kaya ganyan nangyari na nawala yung pangarap ko na naglahong parang pulang. O so ganun na lang, Dante, kung masasabi ko sa'yo. Sa inyo mga kaibigan, ano ba ang may papayo nyo? Sabihin nyo ulit doon sa post natin doon sa ibaba, sa comment section. At para makatulong tayo kay Dante. Okay, ngayon ay kakanta tayo. Hanapin natin yung kanta. At kung maputol ito kasi, kulang na tayo sa, yung oras. Bahala na kayo. Hanap tayo ng kanta na nababagay. Ay, kung hindi man nababagay, kahit anong kanta na lang siguro. Okay. Sarimax, ang nagbibigay ng up to 12 hours. May patalas ba? Laban sa body pain. Ay, natin patalas. Okay. You needed me, ni Annie Moore. You I've been dry. I was confused. You cleared my mind. I stole my soul. You bought it back from me and held me up and gave me. Stand alone again to face the world. Out on my own again, you put me on a part of pedestal. So I could almost see eternity. Ganto na lang tayo. At sana Dante ay nakapagbigay ako sa iyo ng kaunting payo. At sana ay nagustuhan mo rin.
gusto, mga kaibigan, ganito na lang po tayo. Salamat sa inyong pakikinig at viewing. Puntahan niyo ako dito sa YouTube, sa lahat pa ng hindi nakakapag-subscribe. Mag-subscribe kayo para ma-update kayo sa lahat ng i-upload natin. Napakarami natin gagawin mga video. Sari-sari. Okay, thank you. Good day sa inyo lahat. Bye-bye.